Tayo muna yung mga ngamusta ho sa pinsala ni Lawin kay Mayor Mauricio Domogan ng Baguio. Mayor, maganda umaga po! Magandang umaga po, Apo, Apo Kabayan, Apo, and all the listeners of this station. Ay, kamusta ho dyan sa Baguio? Maganda pa ho ba umaga natin ngayon dyan? Maganda naman, may konting ampon, ngunit okay yung weather. Oo, ay, naging pisala po, marami ho ba? Ang balita ho namin, marami ding nagbagsakang pose ng kuryente dyan at mga gusali na nasira. Oo, but pasalamat tayo sa ating Panginoon. Opo. Kunti naman yung damages na iniwan ng super typhoon Lawin, kasi meron tayong siyam na soil and landslide, ngunit hindi naman malalaki. And then we have 43 na fallen trees, and then meron kaming totally and partially damaged houses na 16, and then meron tayong electrical problems na 20, and then may pitong houses na talagang their roofings have been blown by the strong wind. Uh-huh. Yon, ito lang yung ano, sinulot ng typhoon Lawin in the city of Baguio. We have 423 families na nag-evacuate. 1,618 yung individuals. Nagpapasalamat kami kasi tumupad naman sila sa aming directive na mag-preemptive evacuation sila. Opo, so, opo. Hindi nakiraan yung barangay officials, yung aming operation center sa disaster ng city, kasi na-preemptive evacuation sila. So, yung ginawa lang namin, inasikaso ng social department, and then yung health services, yung kailangan nila sa evacuation center, ay had gone around yesterday, and bumalik naman yung karamihan kahapon sa kanilang respective houses. Sa Mayor, sa yung roads coming to the city of Baguio, oh, except Kinon Road, open lahat. Okay, Marcos, okay. Highway, okay. Nagilian Road, and then the Baguio Aritao Road, of course, the Baguio Mountain Trail, open lahat. Opo. Ay, saan ba yung Kiangan Tinok Bugyas Boundary Road? Ano ho yun? Yun, ito sa province of Benguet, going to Ifugao. Ayun. Yan, Apo Kabayan. Opo, tsaka yung Bulo National Road daw po, ay may tubig pa rin, kaya sarado muna? Yeah, malakas sa Baguio yan. Ayun, oho. So, ang Kenon Road ay hindi pwedeng daanan, yun lang naman, yung Marcos Highway ay pwede. Yes. Yung Kinon Road kasi marami yung fallen stones and debris, so nilinisan. Open yung Marcos Highway, Nagilian Road, and then Baguio to Nueva Vizcaya Road. Ayun. Itong Kenon talaga, lagi naman problema ho natin yan, Mayor, di ba? Yes, sir. Opo. Ngayon, ang Baguio kasi ho, ang karamihan ho ba na nag-evacuate ay saan galing? Tabing ilog o sa mga kabundukan? Yung karamihan na nag-evacuate galing dito sa City Camp Lagoon. Ito kasi yung palaging nagpa-flood. Kung minsan din tumutulong yung mga constituents natin, yung kanilang mga basura. So, ano po, kung may talagang malakas na para pala Metro Manila ho dyan. Ulan, posibilidad pa-flood yan. Problema na rin pala natin ng basura sa Baguio dahil padami ng padami ang tao sa Baguio. Napansin ko, Mayor. Yes, sir. Okay. So, meron ba kayong report ng casualty? Awan ng Diyos, wala naman. Wala ho. Wala kaming casualty in the city of Baguio. Yun nga. Meron kaming, yun lang, yung mga hindi serious damages, yung soil erosion, landslide na siyam, and then mga houses na blown yung kanila roofing, and then may 16 na damaged houses, yon lang. Okay. So maraming salamat po, Mayor, at maganda umaga po.
Thank you also, Apo Kabayan. Apo. Mabuhay kayo. Mabuhay din po kayo si Mayor Mauricio Domogan ng Baguio.